Hello mga sisi! Ako po si Nurse Yasa, ang iyong nurse na gabay sa inyong pagbubuntis. At ngayong araw na ito ay pag-uusapan po natin kung ano nga ba ang tinatawag na congenital anomaly scan o CAS at kung bakit ito mahalaga para sa isang buntis at kay baby. Ano nga ba ang congenital anomaly scan? Ang congenital anomaly scan o kilala din sa tawag na 20-week scan ay isang prenatal screening test that takes a close look of your baby and the womb. Mahalaga ang procedure na ito dahil makakatulong itong makita ang mga posibleng maging problema sa development ni baby sa loob ng inyong tiyan. Kadalasan kapag nag-require ang inyong doktor sa inyo ng congenital anomaly scan ay nag-worry kayo. Dahil nga, nakakatakot nga naman sa pangalan pa lang congenital anomaly o ibig sabihin ay abnormality. Ngunit, huwag po kayong matakot o mag-worry mga sisi kapag nag-ask sa inyo ang inyong doktor na magkaroon kayo ng congenital anomaly scan. Dahil kadalasan ay wala namang nakikitang problema at maayos naman na lumalaki ang inyong baby. Anong weeks nga ba usually ginagawa ang congenital anomaly scan? Maari po itong gawin between 20 to 28 weeks ng inyong pagbubuntis. Ngunit mas common itong ginagawa sa inyong 20 weeks of pregnancy. Or depende po kung kailan ang gusto ng inyong doktor. Ano-ano nga ba ang mga titingnan ng sonographer sa inyong baby during sa inyong scan? Una ay ang shape at structure ng ulo at brain ni baby. Dahil sa stage na ito, ay maari na pong makita kung mayroong mga brain problems si baby. Pangalawa ay ang spine ni baby. Mahalaga kasing makita kung naka-align ang mga bones nito at kung may skin ba na nakakover sa spine nito sa likod. Pangatlo ay ang abdominal wall ni baby. Para makasigurado pong natatabunan nito ang mga internal organs ni baby. Pang-apat na chinecheck ay ang face o mukha ni baby para makita na po agad kung meron nga bang cleft lip si baby. Pang-lima ay ang heart o puso ni baby. Pang-anim ay ang stomach ni baby. Pang-pito ay ang kidneys ni baby. Mahalagang makita agad kung meron nga bang dalawang kidneys si baby and that urine flows freely into their bladder. Pang-walo ay ang mga arms, legs, feet and hands ni baby. Mahalagang makita kung tama lang ba ang bilang ng mga daliri ni baby. Pang-siyam na chinecheck ay ang placenta, umbilical cord at ang amniotic fluid ni baby. Ano-anong mga kondisyon o problema naman ang posibleng makita o ma-detect sa inyong scan? Una ay ang tinatawag na congenital heart disease o may problema sa puso ni baby. Pangalawa ay ang cleft lip o bingot. Pangatlo ay ang tinatawag na Edwards syndrome. Pang-apat ay ang spina bifida na kung saan ay maaaring maka-apekto sa spine at spinal cord ni baby. Pang-lima ay ang anencephaly. Ito ay ang kondisyon na kung saan may malaking parte ng skull at brain ni baby ang wala. Pang-anim ay ang tinatawag na gastroschisis. Ito ay isang kondisyon na kung saan ay may problema po sa abdominal wall ni baby at hindi rin nag-develop ng mabuti ang kanyang belly button o pusod. Pang-pito ay ang examphalus. Ito ay ang depekto sa abdominal wall where the bowel and sometimes the liver protrude into the umbilical cord. Pang-walo ay ang congenital diaphragmatic hernia. Ito ay ang butas sa muscle na nagseseparate sa chest and abdomen. Pang-siyam ay ang tinatawag na Patau syndrome. It is a condition caused by an extra chromosome 13. Pang-sampo ay ang bilateral renal agenesis. Ito ay isang life-threatening condition na kung saan ang dalawang kidneys ni baby ay hindi po nag-develop. Pang-labing isa ay ang severe skeletal dysplasia. This happens when the bone development has been so severely affected that the chest and lungs do not develop. Ano po ba ang mangyayari kapag may nakita po na problema sa aking congenital anomaly scan? Kapag may nakita po ang problema ang inyong doktor sa inyong scan mga sisi, ay agad niya itong sasabihin sa inyo at pag-uusapan ninyo ang planning regarding po sa treatment at mga test na i-undergo ninyo. Masakit po ba ang test o procedure na ito? Hindi po ito masakit mga sisi. Ngunit may mga time lang na makakaramdam kayo ng kaunting pressure habang ito ay nadidiin. Safe ba ang scan na ito para sa inyo ni baby? Yes! Safe po ang congenital anomaly scan para sa inyo ni baby mga sisi. Magkano naman po ang presyo ng scan na ito? Depende po sa inyong lugar or kung saan ospital ninyo gagawin ang congenital anomaly scan ninyo. But usually, ang presyo po nito ay nagdedepende between 2,000 to 5,000 pesos. Kapag kayo po ay ni-require ng inyong doktor mga sisi na mag-undergo ng congenital anomaly scan, ay wag lang po kayong matakot at sundin po ninyo ito.
Gusto lang po ng inyong doktor na makita talaga ng klaro ang kondisyon ni baby sa loob ng inyong tiyan. Mas maganda kasing mas makita ng maaga kung mayroon nga bang problema si baby o wala, para kung sakaling may problema man, ay mapaghandaan ninyo ito agad financially and emotionally. Yun lamang po mga sisi, sana po ay may natutunan kayo sa ating topic ngayong araw na ito. Stay safe and God bless!